Hello mga kakambyo, try natin ngayon palitan yung ano, yung this pad ng Hilux. Hilux Conquest. So medyo manipis na kasi yung ano niya, yung brake pad niya. Ito, oh. So halos didikit na sa disc niya. Kasi may konting ingay na din, so kailangan na palitan. This time, i-explore natin yung pinakasimpleng paraan kung paano magpalit ng disc pad ng Hilux pickup. So i-ano ko lang yung ano, yung video sa magandang asawa ko, oh, na siya ang magbi-video sa atin na project ngayon, gagawin. Okay. Ang kailangan natin, sana ba yung screwdriver ko? Okay, yung kailangan natin simple. Hindi na kailangan yung special tools dahil pinakasimpleng ano to, gawain sa pag palit ng if you have a pliers, kasi wala na, hindi na nakita yung pliers, ito nang gamitin ko. Kung may long na sana, mas maganda. Pero ito na lang. So, mayroong dalawang lock dito. Itong lock niya. Tanggalin na natin yung ano niya sa dulo. Pwede kasi ito maano eh. Pwede ito natin maikot. Tapos hanapin natin yung dulo. At saka pull. Tanggal ng lock. O, diba? Simple lang. At saka sa baba. Hanapin natin yung lock. Parang wala ng lock ah. Sandali. Yan ang lock niya. Uy, medyo ano. Be, try natin. Uy, parang na ano na yata yung lock niya eh. Uy, na ano ng lock niya. Natanggal ng lock. Kinalawang na siguro kasi ang Hilux namin is ano na eh. Uy, ito ng ano niya. Instead niya ganito sana. Oh, ganito siya sana. So ito nang ito na siya ngayon, pinalawang. Magpo 4 years na kasi itong Conquest namin eh. Ang unang labas to ng Conquest 2018. So ganun lang. Ano kasimple na oh. Pull out. Tapos itong lock niya na tanggalin lang to. Ito kasi yung naglalock sa disc pad niya. Ah. So, at saka itong gagamitin natin. Ito kasi useful kasi ito dahil matulis din yung ano niya. So, ipipress na natin doon sa para yung piston ng brake na papasok para ma-ano natin. Matanggal natin ang pad. So, dandahan lang para hindi masira itong disc niya. So, medyo i-close natin yung ano para yung bago nating pad maka ano siya, maka pasok. Oh, tingnan nyo. So, almost ano na siya. Manipis na, masyadong manipis na. At saka mga loads, ang mga kakambyo, ito pala yung nabili ko. Oh. Bendix sa brand. Dahil Sunday ngayon, so hinray ko siya. Pwede din pala. Kasya din. Dahil yung ano, sukat niya is iba, di ba? Iba kung titingnan natin. Yung curve niya mas ang curve niya mas masyadong kumukurba siya. Whereas ito, hindi siya masyadong kumukurba. Po, tinignan ko, hindi naman sa sumasaya dito sa disc, so okay lang. Pwede din. Oh. Kasi importante kasi yung ano dito eh. Yung butas dito. So, if you have ano sana, ito, papalitan ko to dahil
mas matibay ito. Mas matibay ito dahil stainless to siya. Itong original niya. At kung okay sana, meron kayong ilalagay na paste or something grasa. Mas okay siya para yung contact niya na metal to metal ay hindi siya mag create ng ingay pag nagko-contact sila. So lilinisan na natin ng konti. Ipo-post mo na ang video kasi kukuha ako, hindi ko na prepare yung grasa. Paki-post lang, Commander. Okay, tingnan niyo yung difference between na sa original pad ko at saka sa ipapalit natin yung kapal. Tingnan nyo. So masyadong malayo, di ba? So iwas sa aberya, mas mabuti, pwede pa rin to mga ilang kilometro, pero mas maganda pag hindi natin hindi siya mag yung metal to metal, kasi delikado to eh pag nag metal to metal na eh. So palitan na pag meron something kayong ingay na maririnig dahil ito, ito yung ano niya, isa sa mga indicator. Indicator na kailangan na natin magpalit. So lagyan na natin ng konting grasa kasi para yung metal to metal na hindi masyadong iingay pag nagko-contact sila. So ito, tingnan nyo ang difference between sa ito kasi yung kasama sa bagong brake pad. So mas gusto ko to yung dati kasi original to, stainless to siya. So ito yung ibabalik ko. Okay. Saka lagyan ng konti lang, kunting grasa lang. Para yung contact sa metal to metal, walang ingay masyado. So ito. Okay. So babalik na natin yung isa. Oh, medyo okay siya. Okay, pasok, 'di ba? Walang ano doon sa kahit iba yung sukat nila, 'di ba? Kahit itong curve niya masyadong malalim, pero yung bago kasi mas medyo konti lang curve niya, pero okay din. Pwede na din. Importante yung ano niya. Itong butas sa taas eh. Itong importante. At saka basta importante, walang, i-try natin mamaya, videohan dito. Ipapakita ko yung ano, yung distansya niya. So same thing, palitan natin. Kunting grasa. Hindi pa pala nakakuha yung ano. Yung isa. So driver, pag medyo ano, kasi ang distance medyo maliit lang kasi. Okay, kunting ano lang, screwdriver. Itong gamit natin sa jack, try rin sa atin. Sa lahat ng sasakyan na pinalitan ko ng brake pad, ito yung pinaka simpleng gagawin ito. So same, gagamitin natin tong original niya, babalik natin, linis para makuha yung alikabok. Kasi walang compressor doon, kasi sa grahe ang compressor eh. So gagamitin na lang yung huyup. Okay,
Doon sa kabila kasi yung gamit at saka yung compressor eh. Okay. Balik na. Medyo try natin. Okay. Sakto na to. Okay. So balik na natin tong lock niya. Ito. Balik. Pasok. Swak na swak. Okay. Pero itong problema. Pero sige lang, i-clip lang siya natin kasi lock. Lock lang to sa butas dito sa ano eh. Pwede din mapagtiyagaan to. Dito siya natin ilagay. So, i-ano natin yung konti na... Kailangan pa ng kunting wala kasing I don't know kung may bibilhan tayo ng ganitong lock, so balik lang. Lock muna natin to. Okay. Ipotin natin para ma-bend yung sa dulo. Okay. So, lock na siya. Ito naman. Ito. Ito dapat dito sa butas. At sa kabila yung isa. Okay. So, unahin natin dito sa sandong side. Pasok. Baliktad. Dapat, hindi kasi ito baliktad, dapat sa taas to eh. Itong nagbibend na to dahil ito yung maglalock dito sa brake pad niya. Dapat na yun, make sure na nakadikit sa doon sa ano, sa pad. So dapat dito din. Iyan. So kita nyo, nakalock na siya. Ito. Lock siya. So, mabuti sana kung mayroong compressor para yung likabok, yung dust matagal. Balik natin yung ano, yung lock.
Yes. Okay. Ayan lang. So, lock na siya. So, okay na mga lods. Oh, tingnan natin. Oh, ito. Makakambyo, di ba? Walang yung distance. Yung distance ng sa curve niya. Sa curve niya, oh, di ba? Oh. Ito pa siya, oh. Di ba? Malaking distance siya. So, walang problema kahit maliit yung curve niya, wala siyang problema dahil hindi naman siya dito sa sayad. So, yun lang mga kakambyo. Maraming salamat at sana may natutunan kayo sa video ng ito. Good day.